Hi guys, welcome to my channel. So, plan mo ba kumuha ng birth certificate, marriage contract, CNMR, or death certificate? Bago ka pumunta sa site na iyong pagkukuhanan, kailangan mo muna magpa-appoint through online. Dahil kung wala kang appointment through online, hindi ka makakakuha ng iyong nais na certificate. Dahil bago ka pumasok sa PSA, hahanapan ka ng booking reference ng guard. So, kaya naman tumutok ka lang sa video na ito hanggang dulo, i-guide kita kung paano magpa-appoint sa PSA through online. Ang una nyo gagawin, pumunta lang kayo sa Firefox or Google Chrome at i-type lang sa search bar ang PSA online appointment. So makikita nyo yan sa baba, magsasuggest yan itong PSA online at i-click nyo lang ang PSA online appointment system. And then yung next steps, mapupunta kayo sa PSA online appointment system. May kita kayong marriage, CNMR, birth at death. So i-click nyo lang yan yung picture na yan para magre-redirect tayo sa application form. May makita pala kayo ditong PSA online appointment system. So kung gusto niyo nang basahin step by step, pwede naman. So mas maganda kung panoorin niyo na lang yung video ko para mas mabilis niyo maunawaan. And then dito sa ibaba, scroll down niyo lang, i-click niyo lang yung I agree button na 'yan. And then may magpa-pop up dito na important reminders. So make sure minors are not allowed to book an appointment. If the requester party is the duly authorized representative, the original copy of the authorization letter and valid ID must be presented. Provide correct details. So ang number 3, so the appointment and scheduling system allocation slots in the first come first served basis. So kapag okay na guys, sabasa nyo na, click nyo lang yung next. So mag-appear dito ang choose a region. So i-click nyo lang yan. Dito sa region na to, may mamili kayo kung saang site ang gusto nyong kuhanin na lugar. So for example, NCR yung sa akin. Then choose an outlet. East Avenue yung mas malapit sa akin. I-click ko lang yan. So yan, mag-appear yung map dito. So kung hindi nyo alam, i-click nyo lang yung map. So click nyo lang ang next kapag okay na. And then mag-appear dito ang application form. Dito sa application form na to, ito yung requestor. Ikaw yung magre-request. So itatype mo lang yung full details mo dito. Ilalagay mo lang yung first name, middle name, last name, at yung pinaka-importante yung email address at yung mobile number. Dito sa email address, make sure tamang ilalagay mo dahil dito magsasend ng confirmation si PSA. So kapag okay na, i-click mo lang yung I agree na yan. And then i-click lang natin yung next. So sa next steps natin yung OTP verification. So we have a sent 6-digit verification code to your registered email address. So pupunta lang tayo sa ating Gmail at titignan natin yung OTP na pinadala ni PSA. So upon checking, so ito na, nagpadala na ng OTP si PSA. Itong your one-time OTP, yan, ikakopy lang natin yan. And then ipipaste lang natin doon sa may PSA website. Yan, ipipaste lang natin. And then kapag okay na, i-click lang natin yung verify. And then mag-perform tayo sa next page. Ito yung certification na. Dito sa step na to guys, dito mo makikita yung certificate number 1. So ibig sabihin, magre-request ka pa ng, kung gusto mo mag-request ng panibago pa, i-click mo lang yung add another certificate. So ayan, sa nakikita nyo, mayroong certificate number 1, certificate number 2. So for example, proceed ako sa certificate number 1. So kukuha ko ng certificate of live birth. So for example, sa aking father. And then ilalagay ko lang yung first name at middle name ng aking father. So and then sa certificate number 2 naman, so i-click lang natin yung certificate type. So i-click lang natin ulit yung certificate of live birth and then sa relationship. So for example, sa aking mother. So same process lang din sa certificate number 1. Itatype ko lang din ang first name, middle name at last name ng aking mother. So kung plan nyo pa mag-add ulit ng isa pang certificate guys, so i-click nyo lang yung add certificate and then mamimili ulit kayo sa certificate type. Then for example, yung live birth ulit. So sa akin namang sister. So kung wala nakalagay na sister, i-click nyo lang yung authorized representative. So make sure dala nyo ang authorization letter na inyong pinagre-requestan. So same process na din, lalagay lang din yung first name, middle name at last name. So huwag nyo pong kalimutan yung valid ID at authorization letter na pagre-requestan nyo. So kapag okay na, i-click lang natin yung next button. Dito sa next steps, magpo-proceed tayo ng ating date. So please select your preferred date and time of appointment. So for example, is Friday, so 28. So i-click ko lang yung 28, then mag-appear dito ang East Avenue Branch. So dito sa time, maraming time, hanggang 3 PM yan. So meron pang available slots. So marami, napakarami pang available slots. So sa 7 AM merong 5 slots, so 8 AM 145 slots and so on hanggang 3 PM yan guys. So kapag nakapili na kayo ng slots, for example, isa is 10 AM, gusto ko 10 AM, so i-click lang natin yung next. And then dito naman sa next process, nandito yung ating appointment details. So please review the details of your appointment. So keep in mind that this appointment is non-transferable.
So, sa ating appointment details, guys, review nyo lang yan. So, ito yung ating certificate. So, bali tatlo. So, yan, certificate 1, 2, and 3. So, yan, kapag okay na at na-check na ng mabuti ang inyong details, so, i-click lang natin yung confirm. And then, kapag okay na, so, ayan, appointment confirm. Ito yung ating booking reference number na ipapakita sa guard. So, you have successfully booked an appointment in East Avenue on Friday, April 28, 2023 at 10 a.m. So, i-click lang natin yung next, guys. Ito yung makikita nyo sa next process. Ito yung civil registration service appointment slip. So, ayan, kung mapapansin nyo, may nakikita kayong QR code and then may nakalagay na book. So, itong ZBOVNQ, yan yung ating booking reference number or ipapakita sa guard. So, sa appointment details, so, nandyan na rin. So, sa important reminders, guys, so, basahin nyo lang din para alam nyo yung mga dapat gawin. Sa procedures for application, basahin nyo na lang din. So, kung gusto nyo naman i-download yung iba pang mga form like birth certificate, marriage, death certificate, CNMR, yan, pwedeng-pwede nyo pong i-download yan. So, i-click nyo lang yan, yung print appointment form. So, para ma-download nyo siya. Just in case na hahanapan kayo. So, and then, ganun lang kadali ang magpa-appoint dito sa PSA. So, make sure dala nyo lahat ng mga requirements na kakailanganin nyo bago kayo pumunta sa site na inyong in-appointment. So, hanggang dito na lang ating video tutorial sa kung paanong mag-book dito sa PSA online appointment. Kung may iba ka pang katanungan, guys, related sa ating booking, so mag-iwan ka lang ng message sa ating comment section. Try ko pong replyan ang inyong mga comment sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po!